6:36. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At ako pa ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Kumusta po kayo ngayong Feb-Ibig 12? Ikalabing dalawa na po sa buwan ng Feb-Ibig. At syempre, marami sa atin ang excited na para sa dadating na Feb 14. Bagaman at yung iba, walang partner. Wala daw love life. Pero Het, alam mo ba kung anong favorite na prutas ng walang date on Valentine's Day? Dos kumpanya. Sino makakahula? Ako na rin. Ibibigay ko na din kung anong sagot. Langka date. Of course, corny lang po ako. Dos kumpanyeras. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi dahil maganda po ang ating talakayan, common problem ng ating mga kababayan. Nawawala ng title, nawawala ng deed of sale, paano na maparirehistro ang property, or ano na ang mangyayari. May common question din na sasagutin ninyo later on sa atin pong bonus question. Kaya, i-ready na ang inyong messenger dahil pwede po pa rin po kayong sumali sa ating bonus round kung saan isa pong winner or isang manunood or listener ang pwedeng manalo ng 500 pesos. Dos kumpanyeras. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nagda-drive dyan. Ingat po ah. Anyway, magkakaroon po ng katiting na bawas presyo ng mga produktong petrolyo bukas, Feb 13. Sa anunsyo po ng oil companies, 10 centavos ang kaltas sa kada litro ng diesel at 60 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene po ay may kaltas naman na 40 centavos kada litro. Ang paggalaw po ng presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende naman sa galaw nito sa pandaigdigang merkado. Dos kumpanyeras. Pagpupugay po muna sa ating mga motorista na nanunood ngayon. Bukas na kayo mag-gas up, bukas na kayo magpakarga dahil may good news. Sayang din yon, sabi ko nga sa inyo eh. Every centavo counts. Dos kumpanyeras. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ma Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong. Gayun din kay Pancho Sabordo Jr., Mami Belen Rivera, Violeta Montecalvo Zambrano na nagbibilang na ng kanyang 33rd wedding anniversary. Shout out daw. Ka-anniversary mo, Miss Violeta Montecalvo Zambrano, sa Feb 14 ang kanilang wedding anniversary. So, happy 33rd wedding anniversary, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano at kay Mr. Zambrano. Magandang gabi po sa inyo and of course, happy happy anniversary sa inyo. Dos kumpanyeras. Magandang gabi din po, Ramel Maluto, Dina Asuncion, Herman, dyan sa Santa Maria, Bulacan, si Mami Belen Rivera sa Santo Tomas, Batangas, si Jerome Lorenzo and Mario Manuba. Ito ba si Jerome Lorenzo na nagpo-post ng nagbago ng kanyang cover photo and nagsa-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. Parang hindi naman, parang sa ano pa,
mid-year pa. Anyway, happy wedding anniversary sa inyo or advance happy wedding anniversary. Magandang gabi sa iyo, Kuya Mario Manuba, and syempre Hilaria Pagunuran at Eduardo Narvaez, Josephine Grimbao, Nelia Licong, Tita Ami Miraflor Garcia, Moonbeats, and syempre Boboy Pertos sa Puerto Princesa City sa Palawan, Grace Recta, Naimbag Arabi Imadam, and syempre Eduardo Narvaez. Dos Kumpanieras. Magandang gabi din sa'yo, Kenneth Arevalo. At syempre, Brian James Arevalo. Magandang gabi sa inyong magkapatid. Ngayong gabi po, no? Mamaya babasahin ko yung mga nanunood sa atin sa DZRH News. Dahil ang nabanggit ko lang po, yung nanunood sa atin sa DZRH News Television sa YouTube, yung mga nag-message lang. But napakarami pong nanunood sa atin tonight. Kaya lang, ilan lang po yung nagparamdam. Although marami po ang nakatutok sa atin. So magandang gabi po sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. At syempre, no, yung mga nanonood sa atin sa DZRH News at DZRH News Television. Dos Kumpanieras! Abay, nagpapa-attend na si Rome Asuncion, pati si Maricor Angeles at Wilson Aldea, tsaka si Marites Liedo, nanunood sa Mibitak, Laguna, gayon din si Ginoong Hector Arrieta, Donald Dongalio, and Ramel Maluto. At lahat po ng mga iba pa, no, nanunood sa atin dyan sa Aklan, sa Antique, sa Guimaras, gayon din sa Iloilo, Davao, at syempre, Marinduque. Dos Kumpanieras. Sa tanang mga Bisaya, maayong gabi, ikaninyong tanan. So dumako na po tayo sa ating talakayan dahil alam nyo, madalas na problema natin, nagkakawalaan tayo ng mga dokumento. No? Kadalasang nawawala, IDs, driver's license, ang inyong company ID. Pero kapag kayan po ang nawala sa atin, o kaya yung kopya ng ating marriage certificate, nawala ng kopya ng birth certificate, madali lang pong hanapin yan. Or kung hindi man ninyo mahanap, madali lang pong solusyonan. Eh, attorney, nawawala yung asawa ko. Iba pong usapin kapag tao ang nawawala. No? Kapag nawala, huwag nyo nang hanapin, lalo na pagpasaway. Dos Kumpanieras. Pero, no, paano kapag ka ang ating kopya ng title ng property, no? Ang kopya ng titulo ng lupa o kaya naman po ang deed of sale or both, no, ang nawala, no? Minsan may mga pagkakataon na, na bumili tayo ng property, hindi pa natin na ipapalipat sa ating pangalan ang title or registration ng property, pagkatapos nawala pa rin ang kopya ng titulo na nakapangalan pa doon sa original owner. Ay paano na nga ba ang mangyayari dito? Dahil ano na ang pinanghahawakan mo, wala ka ng titulo, wala ka pang deed of sale. I hope meron ka malang kopya ng acknowledgement receipt, ano? O kaya naman, I hope buhay pa ang original seller or ang seller at buhay pa din yung buyer dahil malaki pong problema ito. Dos Kumpanieras. Napili ko pong sagutin ang question ngayon or question na pinadala sa atin ni Gina Salazar. Question po niya ito pinadala sa aking page na Attorney Rina's second page at ito yung problem niya. Sabi niya, Attorney, may nabili pong lupa ang lolo namin noong 1970s pero hindi pa po nailipat ang title sa kanyang pangalan. Nawala na din po ang deed of sale pati ang kopya ng title na nakapangalan pa sa original owner. Namatay na po ang lolo namin at ang seller. Paano po namin mahahati ang property at mapapalipat ang title sa pangalan ng mga tagapagmana ni lolo na may siyam na anak? Dos Kumpanieras. Hindi masyadong fertile si lolo. Meron siyang na anak. Pero matindi po ang kinahaharap na problema ni Gina Salazar at ng kanyang mga kamag-anak. Dos Kumpanieras. Bakit nga ba? Abay, ilang issues po ano doon sa problema niya. Nawawalang title, nawawalang deed of sale, napatay na ang seller, patay na din ang buyer.
eh paano ngayon ang mangyayari dito, no? Mayroon pa ba siyang chance na makapagpatitulo ng property under doon sa mga pangalan ng mga tagapagmana ni Lolo na siyang original buyer? Dos kumpanyeras. Isa-isahin po nating i-address ang mga problema ni Gina Salazar at ng kanyang mga kamag-anak. Una, no? Kung nawawala po ang deed of sale, maari pong tumingin or i-check doon sa notary public kung saan pinanotaryo yung dokumento. I just hope, no, na yung deed of sale ay naipanotaryo po. Dahil kung ito'y notarized, maaaring may kopya pa yung notary public or kung wala na, ang regional trial court or yung sa office of the clerk of court kung saan, no, yung nakasasako po doon sa lugar kung saan ninotaryo, no? Kung saan ninotaryo yung deed of sale. Dos kumpanyeras. Malaking problema po ito kung walang notaryo, no? Bakit? Paano ka ngayon maghahanap ng kopya ng deed of sale? Dos kumpanyeras. Kaya lang, assuming na ikaw ay makahanap ng kopya ng deed of sale na na-execute noong, ano pa ito, 1970s. Eh, paano kung hindi mo hindi nabayaran ni Lolo ang capital gains tax? Take note, no? Ang capital gains tax po ay binabayaran sa loob ng 30 araw matapos ang transaksyon. So, halimbawa po, ano, na yung 1970, lagay na natin 1975. Aba, yung penalty po nito mula 1975 hanggang sa ngayon. Dos kumpanyeras. Take note po na wala pong amnestia doon sa pagbabayad or sa delayed payment ng capital gains tax. Ang amnesty po na meron tayo ngayon ay amnesty para sa settlement of estate, yung estate tax na tinatawag. Dos kumpanyeras. Parang nag-present ulit ako ng problema, ano? I would like to highlight po yung fact, no, na kailangan nating ipanotaryo kaagad at bayaran kaagad ang capital gains tax ng ating property na binili. Otherwise, napakalaki po ng penalty, no? Ngayon, kung halimbawa po, no, na makakuha kayo, edi okay. Ang po problemahin nyo lang po, no, yung payment ng capital gains tax and documentary stamp tax, no? No, assuming of course na ito ay notarized. Now, kung hindi po ito notarized, eh antabayanan po ang susunod na kabanata. Dos kumpanyera. O kung hindi na talaga kayo nakakita dahil maaring hindi siya notarized o maaring wala na din ang kopya kasi eh, hindi naman po lifetime, no, ang safekeeping ng ating mga dokumento, especially ito mga 1970s pa, no. Eh paano kung halimbawa din binagyo, nasunog yung court kung sa yung repository ng mga dokumentong ito? Dos kumpanyeras. Anyway, ipagpapatuloy po natin, ano, ang ating talakayan dahil marami pa tayong i-resolve, no? Kung talagang wala nang mahanap na deed of sale o kung isa pa ring issue yung pagkuha ng panibagong title ng property at syempre yung third, yung pagpapalipat ng titulo or registration ng property sa pangalan ng mga anak, no, noong original buyer. Yan po ang ating tatalakayan sa ating pong pagbabalik. Magandang gabi sa iyo, Romel Cayabyab, Jason Abulensya, Miriam Espanto, at syempre si Odette Oxales. Nanunood din sa atin mula sa Laguna, si Raymond Botalon and Rome Asuncion. Eduardo Narvaez, magandang gabi sa iyo. Efren Colendres, magandang gabi sa Barangay Guadalupe Nuevo, Makati, at maraming iba pa. Si may mga nanunood pa rin po sa atin dyan sa Isabela. Magandang gabi po. Kala, yun, na-meet ko ito kahapon. Joy Rivero, Wesley Rivero, and Sir Joel Noriego. Magandang gabi po sa inyo. Nanunood din sa atin
sa niya Straw Innovations team, si Craig, si May at ano yon, Lomar, Rico, Marius, Joshua, Tony, Kirsten, Gab, Ray at syempre miss daw kayo ni Brian. Dos Kumpanyeras. At magbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lang po kayo. Nagsasolang panyara ng bayan. Attorney Rina Seco. Dos Kumpanyeras. Panyeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang nagsasolang panyara ng bayan. Attorney Rina Seco. At syempre tinatalakay po natin ngayon kung ano yung pwede nyong gawin kung nawawala ang kopya ng title ng inyong property at nawala na din ang inyong deed of sale. Naku, lahat na lang nawawala. Pakicheck po yung ano ninyo, baka nawala na din, ha? Dos Kumpanyeras. Siguraduhin na nandyan pa yan, baka tinangay na ng ano. Anyway, kanina po ano, binasa natin yung question ni Gina Salazar na wala ang title, 1970s, binili ang property, walang title. Nawala yung copy ng title and the title remains in the name of the registered owner, yung seller pa, no? Tapos nawawala din ang deed of sale. Una, check muna with the register of deed, check muna with the RTC, no? Doon sa clerk of court nila kung meron pang kopya noong deed of sale. Kasi kung notarized ito at legit ang notary public, chances are meron pa po itong kopya doon. Kaya napaka-importante na pinapanotarize ang document at pinapanotarized ito. Take note, hindi basta notaryo, ha, baka naman sa fly-by-night, no? Doon sa kanto, nagtayo lang ng table, tapos tinatakan niya. Dapat po sa legit na notary public. Pinakamaganda, mag-double check po kayo sa IBP. Well, actually, doon sa office ng IBP, meron pong nagnonotaryo doon. Yun po ang pinakamainam para sure kayo na legit ang notary public. Dos Kumpanyeras. Kung wala naman, no, maari pong i-contact yung heirs ng mga yung heirs noong seller. Sinong ko-contact? Eh, wala na din ang original buyer. Siyempre, yung heirs naman ni Lolo, no? Ay si Lolo, siyam yun. Siyam ang anak ni Lolo, no? Ay kung buhay pa si Lola, di sampo, no? Sila po ay kukontakt or magtalaga sila ng isang kinatawan o representative, no? Para makipag-negotiate doon sa mga heirs nitong seller. Kaya lang, komplikado po. Bakit, no? Ang lalabas dyan, sige, mag-negotiate kayo, kalimutan na po natin yung deed of sale. Natatandaan nyo po ba, no? Na wala yung, nagkaroon po ng bentahan sa pagitan ni, let's say, tatay nila o nung tatay nyo at saka yung lolo namin or yung tatay ko. Halimbawa, yung mama ni Gina ang mag-negotiate. Oh. Halimbawa, ganun, no? Oh, so, maari po ba dahil nawala na lahat ng dokumento, no, mag-execute tayo ng panibagong dokumento. But, take note, no, ang lalabas po nito dahil hindi naman sila pa pwedeng magpeke ng dokumento at palabasin na buhay pa yung original na seller, ang mangyari, isi-settle ng mga tagapagmana ni seller ang estate with, no, settlement of estate with deed of sale. Dos Kumpanya. Ay, ang problema po dyan, eh, papayag ba? O kaya, papayag ba? Eh, paano kung sabihin na, dagdagan nyo muna yung babayaran. Dahil syempre, eh, magsisettle pa kami ng estate eh. Diba? So, gagastos na naman ulit. Dos Kumpanyeras. Kaya lang, you have no choice. Maari po ninyo na sabihin na, isettle lang estate, no? Ako na, kami na lang magpiprepare ng dokumento. Pero lahat ng mga tagapagmanya ni seller ay dapat pong nakapirma doon sa extrajudicial settlement of estate with sale. At syempre, mag-execute na rin ng special power of attorney. Para saan? Para asikasuhin ang settlement ng estate, makapag-apply ng estate tax amnesty at the same time, yung special power of attorney. Para saan? Dahil nawawala nga ang kopya ng title para i-authorize kayo, no, na mag-execute ng affidavit of loss. Ipa-annotate ito sa register of deeds, no, yung, at saka kumuha ng kopya ng certified true copy ng title bearing yung annotation na ginawa, yung
yung affidavit of loss, no? So, napaka-komplikado pong sitwasyon. Kaya again, importante, sinisinop ang mga dokumento. Dos Kumpanieras. Kasama po sa special power of attorney na i-issue ay ang pagpa-file ng petisyon sa korte para saan? Para sa petition for reissuance of owner's copy of title. So dadaan po kayo sa korte para ma-issuehan kayo ng bagong owner's copy ng titulo. Dos Kumpanieras. Kakailanganin din po ninyong mag-execute ng affidavit of no encumbrance o kaya ay affidavit of no pending case in court. At the same time, yung judicial affidavit din, no? Noong magte-testify po doon sa korte. Napakahalaga ng mga dokumentong ito para, no, sa pagsasampa ng inyong petisyon na ma-issuehan kayo ng bagong owner's copy. Dos Kumpanieras. Magkakaroon po ng posting compliance sa posting requirement. Kailangan din po ng magkakaroon din po ng hearing at pagkatapos ng hearing at na-convince ninyo ang korte na kayo ay entitled sa release or sa reissuance ng kopya ng title, abay maglalabas po ng desisyon o orderan si Register of Deeds na mag-issue ng bagong ng kopya ng title ng property. Pero nakapangalan pa rin po ito saan? Nakapangalan pa din po doon sa original na seller. Dos Kumpanieras. Kapag ka po lumagpas ang 15 days mula sa desisyon ng korte, pwede na po kayo mag-request ng certificate of finality still under the name of the registered owner. And then that is the only time, no, na makakapagsimula na po kayo sa mga proseso, no, para naman maipalipat sa inyo ang title ng property. Pero, no, maganda po na ang gawin ninyo dahil mahirap naman na ipapa-issue pa doon sa namatay na buyer. Pwedeng palabasin na under na po sa inyong pangalan yung deed of sale. So, yung nag-execute ng settlement of estate with deed of sale, pabor na sa inyong mga tagapagmana or doon sa mga tagapagmana ni Lolo para direkta na. Dos Kumpanieras. Pero syempre, yung issue ng estate tax ay i-avail na po ninyo. No? I-avail na po ninyo yung amnestia. Dos Kumpanieras. Okay, now you have the copy of title na issue na ng korte. Pwede na din po kayo mag-process ng capital gains tax, real property tax, and tax clearance. At may petition na rin kayo doon sa Register of Deeds para sa splitting ng title. Assuming, of course, na napasurvey na ninyo yung property. Dos Kumpanieras. Napaka-komplikado pong proseso, Kaya nga po, ito ay summary lamang at marami pa pong kakailangan ng dokumento depende sa sitwasyon. So maganda po na direkta kayong makipag-ugnayan, sa isang abogado na inyong pinagkakatiwalaan dahil ito pong komplikadong problemang ito ay kakailanganin po ninyo ng serbisyo ng abogado. Dos Kumpanieras. My question o yung I hope you are watching tonight, Miss Gina Salazar. Although na-inform ko po siya earlier na siya ay natatalakay natin yung kanyang problema. Okay, magandang gabi din po kay names ba ito? Nanas. Magandang gabi po sa mga taga Straw Innovations team. Straw Innovations team, Craig May Nemes, kayo din kay Lomar, Rico, Marius, Joshua, Tony, Kirsten, Gab, Ray, at of course, kay Sir Brian Arevalo. Dos Kumpanieras. Okay, ang question ni Baby Lynn, good day po, attorney. Ask ko lang po kung foreigner ang husband ng kapatid ko at kinasal sila abroad, then namatay na ang kapatid ko, may karapatan ba ang foreigner husband niya na manahin na sa mamanahin naming magkakapatid? Dos Kumpanieras. Ang question po doon sa mana, sino po ang unang namatay?
yung pinag-uugatan po ng mana, ibig sabihin yung pagmamanahan ninyong magkakapatid, o yung kapatid po ninyo ang unang namatay. Dahil kung nauna pong namatay ang inyong kapatid, wala pong makukuha ni Singkong Duleng, no, mula doon sa magulang ninyo, no, o bilang mana, yung asawang foreigner or kahit hindi pa foreigner. Ngayon, kung halimbawa naman po ang order ng pagkamatay eh, halimbawa yung magulang ninyo, pagkatapos sumunod yung kapatid mo, ibig sabihin at the time of death, or the moment of death ng inyong magulang, minana na ninyong magkakapatid yung property, and therefore, bilang asawa or legitimate na spouse, may karapatan po na magmana yung kanyang asawa. Pero kung wala po silang anak, hindi po niya hindi po niya maaaring masolo yung dapat sana ay share noong kanyang asawa. Bakit? Eh, syempre, yun po ay kailangan pang paghatian. Subject pa rin po doon sa rules on succession. Dos kumpanya. Again, kung ang isang tao ay survived by the spouse alone, wala siyang direct descendants, wala na rin siyang direct ascendants, kayo po, no, mga kapatid, ay magmamana pa din sa inyong kapatid na namatay. Paano? Kalahati sa spouse, kalahati po doon sa mga kapatid. Yun po ang paghahati-hatian ninyo. Dos kumpanyero. Halimbawa naman po at naunang namatay, no, ang inyong kapatid, tsaka lang sumunod yung inyong magulang na pag-uugatan ng mana, no, at wala po siyang anak doon sa kanyang foreigner spouse, or wala siyang anak ever, no, wala na pong pakialam ang foreigner spouse, or kahit hindi foreigner ang spouse, ang magmamana na lang, ang paghahati, ang maghahati sa mga naiwan ng inyong mga magulang, kayo na lang pong mga magkakapatid. Wala pong right of representation ang spouse, no, sa pagmamana. Dos kumpanyeras. Okay, meron pa rin pong isang next question. Isa pa pong next question. Ito kaya lang Bisaya po ito eh. Pero itatranslate ko. Sabi niya, naamin na palit nga portion sa yuta. Meron daw siyang nabili na portion ng lupa. Naa siya'y titulo. Meron siyang title. Ang unang nakapalit ay nakapa-tax debt. So, yung first buyer, nakakuha ng tax declaration. Pero yung title, nandoon pa rin sa original na seller. Nandoon pa rin sa seller. Gipalit sa akong apuhan. No? Gipalit sa akong apuhan, auntie sa akong papa. So, ibig sabihin, ano ba yun? So, auntie sa akong papa, nabili ng auntie ng papa ko based doon sa tax declaration ra, then namatay ang akong iyan. So, namatay daw yung auntie niya na auntie, tawag doon, mahihirapan ako mag-translate eh, iyan sa akong papa o ang anak nga may heir kay Gibaligya. No? Ibig sabihin, may anak yung kanyang auntie sa kanyang papa, tapos minana ng anak, and then ibinenta sa iba. In short, no, ganito po ang nangyari. So, merong original owner, merong titulo, merong isang buyer, yung buyer one, no, na merong tax declaration lang ang nakuha under sa iyong pangalan, sa kanyang pangalan. Merong second buyer. Si second buyer, no, ay namatay. Meron siyang heir. So, yung kanyang heir, yung heir ni second buyer, benenta sa buyer 3. So, paano ngayon ang mangyayari, di ba? Napakahaba na ng pinagdaanan ng property. Dos kumpanyeras. Unang question, nabayaran ba ang capital gains tax sa unang transaction? Owner to buyer. Buyer 1. So, capital gains tax and documentary stamp tax. Now, dun sa transaction ni buyer 1 at saka ni buyer 2, nabayaran din ba ang capital gains tax and documentary stamp tax? Now, since si buyer 2 ay namatay, minana ng kanyang heir, ang tanong, binayaran ba or nasettle ba yung estate? Kasi babayaran din po yung estate, di ba? Yun, importante po yun. Dos kumpanyeras.
So, doon sa heir at saka doon sa yung transaction between the heir and the third buyer, binayaran din po ba yung capital gains tax and documentary stamp tax? Dos Kumpanieras. Series po yung transactions. Ibig pong sabihin, 1, 2, 3, tatlong capital gains tax dahil tatlong series of bentahan at isang settlement of estate or estate tax. So, mahaba pong proseso ang pagdadaanan ninyo. Dos Kumpanieras. O kung hindi man, malaki-laki pong gastusin ang inyong kahaharapin dahil sa napakahabang transaksyon or napakadaming transaksyon kung hindi po ito nabayaran ng capital gains tax and documentary stamp tax plus of course interests and penalties. Dos Kumpanieras. Again, napakahalaga po ano na maiparnotary natin ating dokumento at mabayaran natin yung kaukulang taxes na ng naaayon doon sa naka-provide sa batas. Magandang gabi kay Marisa Pata ng Philippine Public Interest Law Center. Magandang gabi po sa inyo. Alex Madrona, Kim Balbin, and of course Eva Duques, si Wesley Rivero. Magandang gabi po sa inyo, mga taga-Ilagan, Isabella. Magandang gabi po. Nanunood nga sila sa atin, yung mga namit ko kahapon. Magandang gabi din po, Miss Magdalena Martin, at syempre, mga nanunood pa sa atin, si Ngoyong Montes, at si Miss Marilu Di Guzman, Stella Francisco, at marami iba pa. Magandang gabi po, Attorney. Tanong ko lang po sana kung pwede po ang maklaim ang ECC worker. Sorry po ma'am, hindi ko po masasagot yung sa ibang programa dahil hindi po ako ang in-charge doon. Ano? Si Rome Asuncion, magandang gabi po sa inyo. At yung iba pang mga nanonood sa atin. Now we proceed. Iba pa pong question. Dos Kumpanieras. Okay, paano daw niya matitrace? O anong gagawin ko para matrace kung ang lupa ay nabenta na o nailit daw ng gobyerno? Okay, tingnan po ninyo ang record doon sa Register of Deeds. Bakit? No? Kuha po kayo ng certified true copy. Kasi lahat po ng mga kaganapan doon sa property na ito ay meron pong record ang Register of Deeds. Yung matitrace po ninyo yung pinagmulan at saka yung mga series of transactions, assuming of course na ito ay naiparehistro ang mga transaksyon. Dos Kumpanieras. Okay, my next question, si Arlene. Namatay po ang father namin pero buhay pa ang mother namin. May naiwan pong ilang parsela ng lupa ang father namin pero gusto ng mother namin na hindi na siya makibahagi sa hatian, lalo pa at kami naman pong magkapatid ang nag-aalaga sa mama namin. Pwede po ba yun, attorney? Or after naming magsettle ng estate ng papa namin, saka pa pwedeng i-donate ni mama ang share niya sa amin? Dos Kumpanieras. Miss Arlene, I hope you are watching today or tonight, no? Kapag ka po kayo, no, ay gustong isa sa mga tagapagmana or isa sa mga compulsory heirs ay gustong i-waive, no? Hindi na kumuha ng kanyang share at ito ay i-waive pabor sa inyong lahat, ay wala po ito magiging tax implication. In fact, all you have to do since nagkakasundo naman po kayo is extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. No, isasabi po doon na hindi na siya interesado at kinukonvey na niya sa inyong dalawa pa kayo magkapatid o sa inyong mga magkakapatid yung kanyang share na yun ay paghahatian ninyo at hindi siya maghahabol. Wala po itong problema. In fact, no, mas maganda po ito. Bakit? No? Wala na po kayong babayaran na donor's tax, no, kapag ka po ganito. Kapag general po yung waiver, ibig sabihin walang specific na tao na pinagbibigyan, kundi yung kanyang co-heirs. No? Dos Kumpanieras. Ngayon, halimbawa naman, paano, ang tanong ng iba kasi,
ay attorney. Yung mama ko ay hindi na kukunin yung share ko, ay yung share niya, pero ibibigay na lang po sa akin. Ibig sabihin, mas malaki po ang ibibigay sa akin kasi ako naman po ang nag-aalaga sa kanya. So ano ang mangyayari dito? Kapag ka po ganito, may waiver in favor of the other, of one of the co-heirs, ito pong waiver na ito is not really waiver, kundi magkakaroon po ng implication pagdating sa tax donor's tax. Bakit, no? Pinapalagay na donasyon po ito. And therefore, subject sa donor's tax. So, ang mangyayari dyan, extrajudicial settlement of estate with deed of donation in favor of X. Yun, ganun. Dos kumpanya. Take note, magbabayad po ng tax, donor's tax, other than the estate tax, may donor's tax po, pero dun lang sa portion na ibinibigay dun sa isang specific na tao. Less, of course, yung 250,000 na exemption from donor's tax. So, mababawasan ng 250,000 doon sa kaukulang value lang ng dinonate. Hindi po yung tax ang mabayawasin, ha. Yun lang tax basehan ng computation ng tax. Dos kumpanyeras. Okay, meron po tayong bonus question dahil meron pong magbibigay po tayo ng 500 pesos sa isang winner tonight. Ang question, nag-i-expire ba ang deed of sale? Yes or no? Ipadala lang po bilang message sa atin, sa akin, sa Attorney Rina Secco na messenger. Okay, magandang gabi din po kay Marcelo M. nanonood sa atin dyan sa Masbate. Thank you very much. Robert Manawis, magandang gabi din po sa inyo. At syempre, JR at iba pa na nanonood sa atin. Yung iba pong mga questions ay susubukan ko pa rin pong sagutin tonight. Magandang gabi din sa iyo, Brian Dinero at Lynn Junio Sakman. Good evening po sa inyo. Ang dami pong nagme-message. Charo Abraham, magandang gabi po. At syempre, again, magandang gabi po sa mag-asawa, no, na nanonood sa atin tonight. Si Ma'am Joy at saka si Sir Wesley Rivero and Joel Noriega ng Ilagan Isabela. Dos kumpanyeras. Jesus Espedido, magandang gabi sa iyo. Okay, meron pang question before we pause for commercial. May question po dito tungkol sa ito. Nag-i-expire po ba ang deed of sale sa lupa? Kasi po, no, nakapagtanong kami sa isang attorney about sa lupa na nabili ng papa namin na namatay na. May deed of sale naman po ito, pero sabi ay paggawa na lang kami bago sa attorney at papirma na lang kami sa seller ulit. Ayan. Dos kumpanyeras. Sasagutin ko na para makasagot din kayo dun sa ating bonus question. No, hindi po nag-i-expire ang deed of sale, no? Kasi consummated na yung transaction, eh. Ibig sabihin nyo na yun, no? Hindi po nag-i-expire yung dokumento. Ang nagiging problema lang po ano, kapag ka hindi po ninyo nabayaran ang capital gains tax, na lumalobo po yung inyong bayarin. Yung capital gains tax at saka documentary stamp tax. Yan. Another thing, kapag ka po hindi notarized yung inyong deed of sale, nagiging problema po later on. Bakit? Kailangan po kasi na ang inyong deed of sale ay pinapanotaryo at sa pagpapanotaryo, kailangan pareho pong buhay yung seller at saka yung buyer. Dos kumpanyeras. So, malamang, no, sa tingin ko itong message na ito, kung bakit ina-advise, no, ng inyong abogado na ipa-explain nyo po kasi ng maayos, ano, tanungin nyo kung bakit. Pero sa mga ganitong pagkakataon kasi ang madalas na dahilan kung bakit ina-advise na magpa-execute na lang kayo ng bago ay dahil either nawala na yung kopya o kaya naman ay unnotarized or hindi notaryado yung dokumento wala nang kumbaga ay wala na yung isa sa mga partido or unpaid yung capital gains tax. Bakit? Ay kasi kung 19 forgotten pa po, no? 19 forgotten pa po yung transaction. Ngayon kayo mag-aasikas at magbabayad ng capital gains tax at saka documentary stamp tax. Abay napakalaki na po ng inyong babayaran na penalties, yan, and interest. Dos kumpanyeras. Again, hindi po nag-expire
ang deed of sale. Okay, magbabalik Ador Cortez ng Kalumpit, Bulacan. Magandang gabi sa iyo. At syempre, yung mga bumabati sa atin ng ay mga nagpapadala ng mga pagbati, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Dos Compañeras. Si Gael Enriquez na absent last week ay nagbabalik. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez. At syempre, magandang gabi din sa iyo, Evitz Escueta, Charo Abram, Malu Kalibayan, at etong si Jinky Porle Andrade, Eds Maglakas, Ninfa Regalado, sino pa ito? Ray Revilla, magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po, nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Dito lang po, sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po, nagsasolang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At syempre, kanina po, tinalakay na natin kung ano yung pwedeng gawin kung nawala ang deed of sale, nawala din ang kopya ng title. Ayan. Dos Compañeras. At syempre, meron pa rin po tayong bonus question kung saan isa po ang mananalo ng 500 pesos tonight. Okay. Ito po yung question ni Miss Malu Kalibayan. Sabi niya, maitatanong lang po ako, pwede po bang i-transfer sa pangalan ng apo ang mother title kahit buhay pa ang mga anak na tagapagmana ng may-ari ng lupa? Dos Compañeras. Hindi ko maintindihan kung anong rason ng pagpapa-transfer ng title. Yun po bang registered owner, buhay pa po ba yun? Actually, kung buhay pa po yung registered owner, kahit pa siya ay may mga tagapagmana, maari po niya. Kasi habang buhay po ang may-ari ng property, meron po siyang kalayaan na gawin ang anuman ng kanyang naisin doon sa property niya, pagmamay-ari niya. No? Pwede po niya itong ipamigay, ibenta, at wala pong pakialam ang kanyang mga tagapagmana dito. Dos Compañeras. Kung halimbawa naman po, ito ay ililipat lang sa apo, hindi ko alam kung ano po ang rason. No? Maaring idudonate, paboritong apo, no? Si apo, si Gina, si Karen, no? Idudonate sa kanya. Maari pong may mga tax implication po ito, deed of donation. Hindi kasi po basta-basta pwedeng ilipat ang title ng property sa kahit na sino man. Ngayon, yung sinasabi na transfer ng mother title, sa ibig po bang sabihin, may porsyento-porsyento yung kung sino man ibang tower kanyang mga tagapagmana dito? Ibig po bang sabihin, magkakaroon ng, kumbaga, ay na may transaction na sa ibang tao na hindi naapektuhan ang buo, kundi porsyento-porsyento lamang. Medyo komplikado po yung question ninyo na depende po sa sitwasyon. Dos Compañeras. Pero bakit po ninyo ilipat ang kopya or ang registration or ang title ng isang property na meron pong transaksyon dun sa iba? No? Baka po magka-problema kayo dito later on, no? Magkaroon ng mga kasuhan dahil sa ililipat ninyo samantalang merong ibang transaksyon. O kaya naman ay naging subject na ng pagmamana, mas maganda po na kung halimbawa, no, may transaksyon at merong ibang interest, may nagmamay-ari ng porsyento or bahagi ng lupang ito, hati-hatiin na po ninyo yung property, subdivide or i-partition na po ninyo at ipa-individual title na po ninyo. Huwag nyo na pong ilipat sa apo tsaka pa ninyo hahati-hatiin. Otherwise, no, mas malaki po ang gagastusin ninyo. Dos Compañeras. Okay, may tanong dito, sabi niya, ang dating may-ari ay pumanaw na, pero buhay pa po ang asawa. Wala pong title ang property na nabili, pero nasa anak po ang pangalan ng tax declaration, updated naman po ang tax. Ano po ba ang gagawin namin para mapatitle ang lupa? Ito yung question niya. Dos Compañeras. Ang question ko, ano ang katibayan noong seller na siya nga ang may-ari ng lupa kung untitled naman ang property? Kasi kung halimbawa po na yung lupa ay ang tax declaration ng property ay nandoon sa anak,
Tapos siya rin ang occupant dito ang pinapalagay po, 'di ba? Bagaman at hindi conclusive or hindi matibay na patunay ang tax declaration, pero coupled with possession, maaari po itong pag-ugatan, no? Maaari po itong pag-ugatan ng pagmamay-ari or para maiparehistro ang title ng property doon sa possessor at nagbabayad ng buwis o milyar dito. Dos kumpanya. Mas mainam po na yung deed of sale ay sa pagitan noong nakapangalan doon sa tax declaration at sa buyer. Dos kumpanyeras. Eto, meron po kaming hawak na tax declaration. Pero yung title po ay nawawala po sa record ng Register of Deeds. Iba pong usapin ito. Ito po yung tinatawag na reconstitution of title. Bagaman at sa Register of Deeds or Registry of Deeds po nawawala yung titulo ng property, eh kayo po ang magagastos at mayroon pong ibang process, similar to that of reissuance of owner's copy ng title. But syempre, hindi ninyo kasalanan ito, magti-testify din po, no, yung mga taga-Register of Deeds or kinatawa ng Register of Deeds, no, doon sa isasampanit yung ininyong petition para sa reconstitution of title. Dos kumpanyeras. We have a previous episode dito sa reconstitution of title. Pwede po ninyong balikan sa DZRH Dos Kumpanyeras. Ayan. Dos kumpanyeras. Okay, si Houdini, paano po ang kayang mainang gawin? Kasi po, nakabili kami ng lupa. Binitin po ang release ng deed of sale, pati ang kopya ng title. Ngayon, nalaman namin, binenta po sa iba, tapos lost title daw po, may chance pa po kaming mabawi ito. Ito yung problema. So yung mga tinatawag nating double sale. Ang rule ng double sale, kung sino po ang una nakaparehistro in good faith. Pangalawa, kung sino po ang possessor, una nakapossess in good faith. Pangatlo, kung wala po yung possessor in good faith, sino po yung may oldest title? So, yun po ang solusyon or batayan kung sino po yung preferred, no, in case of double sale. Dos kumpanyeras. Anyway, naubos na po ang ating oras. Yung question po, no, yung question po ng ating, sa bonus question po natin tonight, nag-i-expire ba ang deed of sale? Yes or no? The answer is no, hindi po nag-i-expire ang deed of sale. So, ang ating winner tonight, congratulations po sa inyo. Ito, wait lang ha, na-screenshot ko na siya eh. Congratulations at ipadala po ang inyong GCash number. Jerry May Espedido, ang answer niya no, hindi nag-expire ang deed of sale. Congratulations again, Jerry May Espedido ng San Carlos City, Pangasinan. Dos kumpanyeras. Ipadala po ang inyong GCash number and of course, bago po matapos ng Sabado. Kasi yung iba, 12:01 pa lang ng Saturday. Nasaan na po yung Sabado na po ngayon, no? Bigyan niyo po ako ng entire day ng Saturday, no? Hindi naman po lumalagpas ng alas 12 ng hating gabi or tumutong-tong ng Linggo. Dos kumpanya. Magsama-sama po ulit tayo bukas sa 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Dito lang po sa DZRH Dos Kumpanyeras. Magandang gabi muna sa iyo. And happy belated birthday, Ate Lucy Baradi. Ate Lucy Seco and Ate Lily Baradi. Magandang gabi sa iyo, Ate Ching Elag at lahat ng mga nanonood sa atin sa Buena Vista, Marinduque. Tita Mimi Arillo and Tito Cecil Arillo, magandang gabi sa iyo. Phil Barbie, magandang gabi. At lahat ng mga nanonood sa atin, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Nakasama niyo po Attorney Rina Seco tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos kumpanyeras.